parang malalim yung isip ng bata mo. Bakit? Kasi napaisip ako sa inong last week. Kasi may namatay sa kabilang ano namin, kayo. Tapos, nagdalamay ako kasi may kakilala ko yun. Tapos, nag-abuloy. Kaya tinanong ko kung anong saan yun ang pagkamatay. Sabi niya, sa katandaan na. Tanda na pala? Oo. Sunod na week, nailibing na yung matanda. May matay na naman, bata. Hindi naman kabataan, mga 37 years old. Sabi sa akin, sabi ko, may patay na naman kayo. Oo, sabi niya. Sabi ko, anong sanay pagkamatay? Hindi, nainggit lang si Sam. Nainggit lang. Parang, may ganyan, may ganyan kwento din nung Nung umuwi ako sa probinsya daw. Pag umuwi ako sa probinsya, sumasakay ako ng barko eh. Kasi tatawid yung barko yan, roro ba? Sa Bicol? Ngayon, nung sumakay ako ng barko, nakita ko mayroong ano, mayroong hapon. Ito foreigner yan. Tuwa yung diba sa barko, pag umuwa yung barko, pagkatapon ng barya. Mga badyaw? Nasisit ng mga ano, diba? Badyaw? Tapon ng 5 piso. Nakita ko lang, ganyan lang ako eh. Tignan ko yun. Tapon ng 5 piso. Sinisid ng mga bata. Magtuwa yung hapon. Umuwa ng sapo. Sinisid ulit ng mga bata. Ugulat yung hapon eh. Umuwa ngayon ng 20. Kanunan yung 4 na bata. Isip-isip siguro nung ako na punta lupit na itong mga to ah. Kumuha daw ng 100 barya. Oo, barya. Ay, nila ako na gano'n. Pinakita ng mga ibang bata. Punta, sisigiran lahat. Oo, ang dami na nun eh. Ang dami. Ay, tingin na ngayon yung hapon. Ang tagal umahon ng mga bata, hindi umahon. Ang tagal. Ang tagal talaga. Ngayon natakot yung hapon. At bumaba ng barko. Sinisigin niya. Oo, baka nalunod yung mga bata eh. Tumalun niya siya? Hindi. Pumunta sa Coast Guard. Ano, para sisirin niyo yung ano, buha ng oxygen, bumuha ng ano. Sisirin niyo mga bata. Hindi yung maaaron eh. Hindi yung rescue na. Umaaron. Punta sumisid yung Coast Guard eh. Ano ba, umaaron yung Coast Guard, yung iiling-iling. Iiling-iling yung Coast Guard. Takot-takot yung kapong kinakabahan. Baka siyempre, ano nangyari sa mga bata. Sabi nung ako. Anong nangyari? Anong nangyari sa mga bata? Hindi mo na-rescue. Ayaw na mga bata yun. Nagkakara ko sa baba. Sa daming bang yun? Sa daming bang yun? Sabi mo, inay, kumita mo na ko rin ka pabahod. Ayaw na mga bata yun. Nagkakara ko sa baba. Kaya ko na di umahal. Nagkatuwaan na doon? Nagsusugal ako na sa ilalim mo. Wala pang huli yun, no? Walang huli. Walang huli. Nagkaharap ko sa ilalim talaga. Hindi, nagdala ng palahan, nagtong hits. Hindi, mapapasay. Yun, okay yun. Ano ba ito? Malungkot, pinasok daw yung bahay nila mag inanap. Ngayon yung pag nanakaw daw, naghahanap ng ano, ng makakain. Parang dating nga daw yun, dating yung nakakaras lang sa preso. Magpasok sa bahay. Pagkain, nag-aanap ng bagong damit. Isakto, pagpasok daw sa bahay. Pagpasok dun sa bahay, sa kwarto. Nakita sila mag-asawa, natutulog. Pero tinali daw siya gaw. Tinali yung tropa ko. Tinali. Tapos nagising siya. Siyempre, tinali na siya. Tapos nung nakita niya gaw, yung misis niya, ito parang pinahalikan, parang binubulungan dito. Ganyan. Nung ano? Nung nanakaw. Maya-maya pumasok sa CR. Nung magnanakaw. Sabi ng tropa ko dun sa basis niya. Han, okay lang yan. Ipikit mo lang yung mata mo, mabilis lang yan. Pagbigyan mo na kaysa mapahamak tayo, sabi gano'n. Saglit lang yan. Sabi niya, hayaan mo na. Sabi ko gano'n. Sabi niya, anong sinasabi mo? Anong pinagsasabi mo? Sabi niya, eh di ba nakita ko inahalikan ka sa leeg? Hindi ako inahalikan sa leeg. Binubulungan niya ako. Sabi niya, tropo ko, anong binubulong? Sabi niya, asawa mo ba yan?
Kamukha niya kasi yung dati kong shota. Sabi nga nun. Nasaan ba yung lotion? Pampadulas. sabi niya kaibigan ko. Sabi doon ang asawa niya. Nasa CR. Kaya pala pumasok sa CR. Sabi ng asawa niya. Han, okay lang yan. Ipikit mo na lang yung mata mo. Mabilis lang yan. Kaysa mapahamak tayo pagbigyan mo na. Punta ba din pala? Hey. Siya pala yung mag-sacrifice mo. Siya pala. Kaya pala tinali siya. Siya pala mag-sacrifice. Kaya pala tinali na.